Yung aking Garmin, hindi niya na-record, dinahanap ko nga eh. Sinabi ko nga sa asawa ko, nakabangga ako ng ano. Pero malinaw pa naman ang paningin natin na talaga yung nabangga natin, hayop. Sabi nga sa akin, baka tao na yun. Sabi sa akin. Right you guys, bukas ang timbangan dito sa Pargo. Hindi niya ako binigyan ng ano tong ELD ko eh, ng bypass eh. Nagsasabing bypass, minsan may bypass to eh. Alamin natin kung papapasukin tayo sa scale o bypass din. Yan sa paparating, arrow sa left, diretso sa highway, sa right punta sa scale. Okay, good. Punta pa rin tayo sa ano, highway. Continue on the current road. Mukhang marami ang ini-inspection dun ah. Okay. Alright you guys, good morning, good morning, good morning. At ang current location natin is nandito tayo sa Mandan, North Dakota. It's dito sa isang scenic view. Gagawa lang ako ng kakainin ko guys kasi gutom na rin ako, hindi pa ako kumakain. Tapos mamaya bababa tayo, check natin yung ano natin, si Kurtapia, kasi kagabi nakabangga ako ng hindi ko ma-share kung deer yun o moose. Ang problema ko sa GP, sa ano ko na yan, eh, hindi niya na-record. Nakakainis naman. Kain muna tayo, gagawa mo tayong kakainin, almusal. Dalawang itlog, tatlong itlog ang almusal ko lagi. Tapos brokoli. Tapos meron pa akong ano dito, beef. Gano ko ng beef. Okay, initimbang ko lahat guys para alam ko. Beef, tapos tatlong itlog. Ang hangin natin, tatlong itlog. Papainit ko to. Tandaan nyo guys, pag napainit kayo ng itlog, kailangan inaano nyo, yung boiled egg na to, binibiyak natin. Kasi kung hindi mo basa, ano yan, hiwa-hiwain yan, puputok yung itlog. Magdudumi lang dun sa loob ng ano natin. Tapos brokoli. Brokoli, beef, at saka itlog ang ating almusal tanghalian na to.
ganun kasimple guys yung pagkain ko. Yan, tapos putol-putulin natin to. Itong itlog kasi puputok yan eh. Tapos lagyan ko na lang ano. Meron akong ano dito. Paper, paminta at saka salt. Isang salt na maliit na ano. Kunting salt lang. Tapos itong paminta, dalawa. Tapos painit natin para healthy diet ba. Ito raw lang itong ano, hindi ko na linaga to, okay na yan sa akin. Malakas-lakas pa naman ang ngipin natin guys eh, kaya okay lang yan. Alright, meron akong kunting organic ano to, apple cedar na suka. Papatakan ko lang ng konti. Para may asim siya. Pampawala ng ano, asim sa tiyan. Yun ang sabi. Alright. Tapos babayin natin, check natin yung ano, track natin, tignan natin. Lagay ko muna sa fridge ko to. Gulay-gulay ko. Alright guys, tara. Okay. Lagay natin sa tray. Tama-tama pag-akyat natin, luto na yan. Alright yo guys, tara. Patayin muna natin itong truck natin para hindi masyado maingay. Woohoo. Alright. Tapos buksan natin. Check natin yung ano. Alright you guys, kaya tayo itong ano ha, truck natin ha, kagabi yan, nakabangga tayo ng hindi ko mawari kung moose ba yung uter kasi yung aking yung aking Garmin hindi nyo na-record, hinahanap ko nga eh. Sinabi ko nga sa asawa ko, nakabangga ako ng ano, pero malinaw pa naman ang paningin natin na talaga yung nabangga natin, hayop. Sabi nga sa akin, baka tao na yon. Sabi sa akin, ako po, sabi ko, tao yon, ako hindi ko tatakbuhan naman, nalangan naman, paala na kung ano ang mangyari sa akin, huwag lang natin takbuhan yung ating responsibilidad, lalo na kapag ang na-accidente natin o nabangga natin is talagang human being. Ayan o, ayan guys, ito yung bakas ng dugo kung saan na nabangga ko yung deer. Kasi marami sila eh. Kumbaga ano, tumpok sila na ano eh, kapatawid eh. Ang hirap sa mga hayop, minsan lalo na yung deer. Kapag ka, kung kailan malapit ka na, tsaka sila tatawid. Eh ang mahirap kasi kagabi, agaw, liwanag at saka dilim, kaya yung ilaw ng ating truck hindi pa ganun naka-establish yung ilaw, hindi pa masyadong malamig. Maliwanag kasi nga yung ilaw ano kumbaga agaw araw at saka dilim, hindi pa naka-establish ang liwanag. Ngayon tignan niyo ang diferensya. Ha? Dito sa kabila kung titignan natin maigi, tignan niyo yung distance siya. Oh. Yan.
dito ah. Yan. Dito sa kabila, tignan nyo. Oh. Yupi! Yupi yung ano? Yupi yung muspump natin. Yupi. Dahil sa nabangga nating na tier. Magkakalaw ko tier yun eh. Pero papasalamat pa rin ako no, mga kaibigan, kasi kung wala itong aking muspump, kung wala itong muspump ko, ay malamang pasag na naman itong ilaw natin. Kaya kagandahan din minsan yung may muspump, kasi kahit papano, yan yung ano niya, yan yung guard sa mga ganyan eh, kung ano man yan. Hindi nice na ano na naman ako malamang nito, na natilay na naman ako malamang nito, gawa nga ng siyempre kapag basag yung ilaw mo, hindi mo pwedeng itakbo yan. Pag nahuli ka dyan, mapipilid ka, matitigitan ka, kailangan ipagawa mo yan. Nasa US tayo ngayon eh. Mahal ng pagpapagawa ng ano, ng service dito. Tsaka pakaabutin pa ng ilang araw pa dito. Eh buti na lang, mayroon yan. Ang naging problema yan, problema lang, sorry, na-bend yung ating truck. Yan, nakita natin. I mean, yung atong pushbump. Tignan natin sa loob kung ano. Natin guys, doon sa isang side na yon, kung mayroon pang na damage na ano rito, palagay ko wala naman. Sa awa ni Lord, walang damage na fatal. Ang importante itong radiator, hindi sana madamage ng ano. Yun ang wala naman so far guys, wala. Yan. Wala akong makita. Talaga na ano lang talaga. Kumbaga itong moose bump talaga natin na bent. Laki ng difference eh. Sarado na natin. Alright, medyo malamig pa eh. Laki ng difference sa mga kaibigan. Medyo umusog dito siya konti. Tama ito dito. Sa kabila wala. Ito meron oh. Yan. Alright. So far wala, mga lodi. Walang petal. Alright, since nandito naman tayo sa bahay, i-double check na rin natin ang truck at saka trailer natin. Woo! Hangin! Mahangin, mahangin! Na lahat hanggang sa taas. Woo! Scenic view mga kaibigan ha, scenic view tayo, check natin ang pressure. 29 ang set point, current na seat box 29. Good. Kahit papano, okay naman. Ito, silipin muna natin itong scenic view nila rito. Guys ha, nandito tayo sa Mandan Scenic Overlook, Mandan, North Dakota. Sabi dyan, Sunday, October 21, 1804.
driving northeast wind, cold temperature and freezing rain and snow lead Lewis and Clark to seek shelter after only 7 miles during the day. They passed the mouth of Hart River learning from their Arikara passenger that the mountains had sacred site in that area. Several other abandoned earth lodge villages were reported, including one located a beautiful and extensive plain. Clark killed a buffalo near their campsite northeast of modern Mandan on the west bank of the river. Good. I-94 Lewis and Clark in North Dakota. Alright you guys, yun Bismarck. Ah, maraming mga ano. Ah, scenic lookout. Ah, kahit papaano guys, napasama kayo sa akin dito sa Mandan. Mayroon silang scenic magandang scenic view rito. Ayan, kita nyo. Mandan. Geology of the North Dakota. Agriculture. Mono state tree American elm. Okay. Lake Sakakawea. State fish. State flower. What? Tara mga lods. Tawag muna tayo dun sa ano, loob ng truck at kumain muna tayo. Cross, dire-diretso na tayo. Alright you guys. Whew. Tara kain muna tayo. Okay. Yon. Kinidor. Ayan mga kaibigan. Tara. Makisalo muna kayo sa akin. Kumain muna tayo rito. Ito na yung almusal ko. Tanghalian na pati ito. Ayan, meron akong brokoli at itlog at saka ito, mga ilang hiwa na karne ng baka. Tanghalian almusal ko na to. Tara guys, kain muna tayo. Maganda, maganda. Ay mga kaibigan, no? Kita ulit tayo sa susunod na video vlog natin at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa mga video ko. Alam ko hindi naman perfecto yung mga video ko, intindihin nyo na lang kasi alam nyo naman pag minsan yung vlog, minsan yung iniisip mo iba at sa sin na lumalabas na lang sa bunganga mo minsan, katulad ng mga salita. Well, wala naman tayong take 1 take 2 rito. Importante kung mapanood nyo man, makapulot kayo ng konting idea na isasama nyo sa inyong pang-araw-araw na daily basis sa pagiging tracking. From there, at least nakakakuha kayo ng mga idea at balang araw may sasama nyo sa mga diskarte nyo na upang sa ganun magkaroon kayo ng sariling diskarte. Katulad din naman nung sa akin, nagsisimula ako ng mag-tracking. Wala naman taong nag-jump agad-agad sa pagiging tracking ng kakukuha ng lisensya na alam na lahat. So lahat naman ng bagay niyan na pag-aaralan, nakakapulot ng idea sa mga ibang makasamaan at doon nagkakaroon din tayo ng sariling discarte, kumbaga based from sa mga na isi-share nila. Yun. Excuse me guys. So paano, hanggang sa huli na mga kaibigan, na ingat lagi kayo at maraming salamat sa inyong walang sawang panonood sa video vlog nila kayo. Peace out guys. Bye.